Hello guys, welcome sa Carbon Enthusiast. Samahan niyo ako mag-carbon ng Aerox parts. Unang gagawin natin is lihain natin yung mga parts ng 120 grit or mas magaspang pa doon. Lihain lang natin ng mabuti para kumapit ang mga materials na ilalagay natin. Yun, tapos na tayong magliha. Hugasan natin sila ng tubig na may kasamang sabon para maalis yung mga dumi at pinaglihahan. Ngayon, magsusukat tayo ng tela sa measurement ng parts. Sa pagputol pala guys, mas maganda na ang sobra kaysa sa kulang. Lagyan nyo ng tape yung mga pagpuputulan nyo guys para hindi maghimulmul yung tela. Lagyan na natin ng resin ang bawat parts na ika-carbon. Manipis lang pala ang pag-apply ng resin guys para hindi masyadong makapal tignan ang layering natin. Yan guys, tuyo na yung mga resin natin. Malalaman nyo pala pag tuyo na sila is pag hinawakan nyo sila, hindi na sumasama yung pandikit. Ngayon, ipapatong na natin yung tela. Siguraduhin yung maayos ang pagkakadikit niyan. Siguraduhin nyo palang maayos ang paglalagay nyo guys para maayos tignan yung mga pattern. Ngayon, ititape natin ang bawat dulo ng parts para maghulma yung tela at dumikit ng maayos. Konti-kontiin nyo pala guys ang paglalagay ng tela para maganda ang lapat niya at hindi ito magmumukhang lukot-lukot. Ngayon, tapos na tayo magpatok ng tela. Ngayon, ipapasok natin sila sa vacuum bag para maghulma ng maayos at maglapat ng maayos yung tela. Diba ang ganda pag na-vacuum sila, lapat na lapat at hulmang-hulma sila. Siguradong dikit na dikit yan guys at walang aangat na tela dyan. Yan ang kagandahan guys pag na-vacuum sealed sila. Kaya siguradong quality ang gawa at quality ang mga materials na ginagamit namin. Ngayon maglalagay na tayo ng first layer ng resin. Unahin niyo yung mga nasa sulok at dulo para mas maging maganda yung lapat nito sa kaha. Saktong paglagay lang pala guys ng resin para hindi masyadong makapal agad tignan. Yan pala yung gamit kong resin guys. Clear na clear siya. Din masyadong mabaho yan at patoxic. Hindi katulad ng ibang resin na pag hinalo, nagiging kulay yellow, nagiging kulay violet o pink. At pag hinalo, nagkakaroon ng maraming bubbles. Yan guys, patungan nyo ng resin hanggang 8 layers para makuha niya yung tamang kapal. Ayan, tuyo na sila. Isang araw ko palang pinatuyo yan guys para mas fully cured yung resin sa loob. Ang next natin gagawin is tatabasin na natin yung sobrang tela at resin. Lagyan nyo pala ng tubig guys para hindi masyadong maalikabok. So ayan na guys, naputol na pala sila. Ang next natin gagawin guys is magliliha na. Ang una natin gagamitin na liha, 100 grit. Pagkatapos noon, 240, tapos 300, 400,
600, 1,000 hanggang 1,500. Liyahin nyo lang guys hanggang mawala yung mga bukol at pinholes. Yan guys, nasa 1,000 grit na ako. Saktong pagliha lang pala sa mga patusok na party guys. Manipis lang kasi yung resin na nakalagay dyan guys. Kaya dapat dahan-dahan lang para hindi mapudpud ang resin guys at hindi mabutas ang tela. Nililiha ko pala ng maayos para hindi masyadong makapal tignan. Pagkatapos nyo palang magliha guys, banlawan nyo ng may sabon para maalis yung pinaglihaan at dumi. Yan guys, malinis na. Patuyuin nyo lang sila ng maigi at ready na sila sa tapko. Yan guys, top coat na tayo. Ang gamit ko palang top coat dyan guys, Chromax na scratch proof. Ito pala yung mga finished product guys. Makinis na makinis at sobrang kinang. Ang sarap tignan guys pag maayos at malinis ang gawa. Sana guys may natutunan kayo. Sana makatulong sa inyo to sa mga gustong gumawa ng mga carbon parts. Salamat sa suporta guys at sa mga susunod kong video. Sa mga gustong magpagawa guys at magpa-repaint ng fairings, pwede nyo akong kontakin sa FB page ko.